So, welcome to my podcast right now, the number one podcast in the world, Bob Kingston. So, headline natin ngayon, isang gobernador sa Sorsogon. So, siguro ito kapiestahan ng kanyang lungsod at ito ay nag-iimbita ng mga kanya-kanyang grupo ng mga sikat na mga banda sa Pilipinas. This is a local sabi natin celebrity or local musician sa Pilipinas. So lahat ng mga tao sa Sorsogon ang dami at saka abala-abala na mag-antay ng kanilang mga idol na kakanta sa araw ng kasiyahan. But that's a big issue right now kasi ang gobernador ng Sorsogon ay kinansela. At ito pa, hindi na makakabalik at hindi nakapag-perform ang kamikaze. So, ang pinaka ano niya doon, pinaka opinion niya at pinaka point talaga niya doon sa mismong pangyayari na yon, sinabi niya na bayad na. So, kahit hindi na nag-perform, bayad na at hindi. At ito pa, hindi na niya pinakanta at hindi na makakabalik sa Sorsogon. So, dahil ano yung pinaka-point dito, may attitude at may ugali daw. So, bakit nasabi ng isang gobernador ng ganong pahayag sa mga tao? At saka, medyo isa kind of disappointment yun para sa kamikaze. Saka, syempre, rock and roll sila eh. Tapos, ganyan lang nangyayari. Well, marami talagang mga words na masasabi ang isang leader ng isang banda, pero syempre we should not finish the entertainment bago ka mag-react sa isang, kasi hindi sobrang hirap para sa mga tao na mag-antay at saka mag-abang sa mga idol nila. At isa pa, mahirap maging isang leader of the band, hindi ganun, gagapang muna sila sa hirap at saka ang dami nilang mga tagahanga. So siyempre, as a gobernador, dapat ginawa mo sana, hinayaan mo sana, hindi yung kung natapagan man yung pride mo sa pagiging isang gobernador, dapat hinayaan mo muna, kasi siyempre alam naman natin na dahil meron din katungkulan sa gobyerno, dapat unahin natin yung kapakanan ng mga kababayan natin. Huwag mo natin unahin ang sarili natin dahil as a leader of the city or isang part of lugar sa Pilipinas, hindi mo dapat sarilihin kasi parang sinasarili mo kasi yung pangyayari na ito eh. So kahit magpahayag ka pa ng public public words na ganito yung mga ganito yung banda na ito, may hindi, isa kind of joke at saka maraming magagalit sa yung mga kababayan mo at saka hindi ka na iboboto kung magkataon man ang pagdating ng eleksyon, hindi ka na iboboto dahil sa simpleng sa simpleng pangyayari na hindi mo kayang solusyonan at saka kumbaga ano yan eh, kung gusto mong magpa-event, sinasabi mong bayad na, may issue ka pa dyan eh, kasi saan kinuha mo yung pangbayad ng panggastos ng event at saka ewan ko kung iniisip mo ba o hindi, kasi ang part kasi ng government, pag may position ka sa government, naka-audit yung mga sa negosyo mo o sa paano mo pinagamitan yung mga pera mo sa negosyo mo, paano mo, alam naman natin para hindi ka magkaroon na kasi ng butas sa ganitong ralangan ng politika, dapat napakaliit lang ng ano, napakaliit lang ng issue. Sabi natin attitude, murahin ka man o hindi, kung wala ka namang ebidensya na ipapakita sa mga tao, dapat hindi mo na sana kinansela. Kung nagbayad ka man, dapat pinatapos mo na para yung mga tao din
Hindi din nag-aantay ng hanggang 11 or hanggang 10 ng gabi para lang antayin. Siyempre kami kasi Maynila pa yan. Bumiyahe lang pa Sorsogon para lang mag-perform. Sabi nating binayaran mo na nga, pero siyempre karapatan mo 'yun para magpabango sa pangalan mo sa gobernador. Hindi ko alam kung paano mo na sisikmula tong ganitong sistema or sadyang nawawala ka na sa pagiging isang leader. Kasi kung isa kang leader, mataas yung instinct mo, mataas yung patience mo, at saka yung objective mo eh. So kung nag-jump ka agad sa conclusion eh, hindi mo man lang hindi ka nag-rely sa istorya ng mga tao, patay ka dyan, hindi ka talaga mag-i-exist. Ito, nabalita ka patuloy sa malaking media sa buong Pilipinas. So kahit po my side, mali talaga yung ginawa mo. So ganun lang talaga yung dapat. Hindi dapat ano to, hindi dapat mangyari to kung saan man. Kawawa yung kawawa, ang dami pa naman nag-perform ng mga banda. So ganyan lang ang nangyari. Grabe, pinaalis, grabe. Nakakaano yun, nakakaliit yun ng, excuse me, nakakaliit ng pride yun. Kumbaga, sabihin natin land trip or magpa-flight ka pupuntang Sorsogon, tapos ganyan ang mangyayari. Hindi ka pinag-perform. So, sobrang unfair yun. Kumbaga, what kind of reason na hindi naman siguro sinampal yung gobernador or hindi naman siguro siya dinuduro-duro para pag sinabing may attitude, it means to say na you don't have any proof to people na what kind of attitude. So that's a big question tuloy na nangyayari. Pero para sa mga outside of Sorsogon or inside of Sorsogon, it's a little bit discussion or it's a kind of na wala kang patient or what is your stand for, parang ganun, ano yung pinanindigan mo sa ganung storya. So ganito ang pinaka ano talaga, kumbaga I don't think so na ano sugo at pat tingnan mo pa. Ito po sinabi ng ano, nagalit ang gobernador ng Tumangi ang banda na mag-tutorial ng isa sa mga ato. Tumangi sila. So parang tumangi din yung tumangi ang banda mag-tutorial sa isa sa mga attraction sa lugar. So parang ganun. Yun yung ginagalit niya. So sabihin natin ito yung ano niya, ito yung point out niya, ito yung pinaka objective na bakit nagalit siya. Well, hindi naman dapat magalit ang gobernador na hindi. Parang may purpose dito eh, kumbaga nakita ko yung ano dito eh, kumbaga gusto niya may value yung ano, dahil sikat yung Kamigasi, kilala sa buong Pilipinas, pati sa ibang bansa. Parang gusto niya, lahat ng siguro ng mga banda ay magkaroon ng isang tourist spot na aahon yung isang lugar sa Sorsogon na kailangan pictorial eh. So kailangan magpictorial dun sa mismong attraction na lugar para uusbong yung visiting ng mga foreigner or ng mga local behero para mag-travel. Parang it's an unfair. Kung ganun ang purpose mo para tumaas ang tourism mo, ay napaka. Hindi ko lang alam kung paano ka nag-isip. Ang daming way para tumaas yung attraction, ganito na lang, po short story na lang.
Ito yung parating kong sinasabi sa mga businessman at saka mga business small businesses kahit sa ibang bansa, ganito din yan. Is a lot of way na magiging isang permanent advertisement or is long-term advertisement, ganito yan. So, kung magbayad ka ng advertisement sa TV work of 1 million, so mag-expect ka na lahat yun ay gusto mo ay gagawin ng isang company. Wala, hindi pwedeng mangyayari ang ganon. Kumbaga, hindi ka pwedeng mag-value sa isang tao porque binayaran mo na ay kung ano nang gusto mong gawin mo sa isang tao. Hindi mo pwedeng gawin yun kasi parang sinasakal mo sa leeg ang isang tao. Kumbaga, dahil binayaran kita, itong gawin mo, ayan, post natin sa social media, yeah, mag-hits, boom. Napakababaw, napakababaw. Kahit sino naman siguro, napakaliit ng, hindi naman attitude yun. Kung tumanggi sila, kasi karapatan nila yun eh. Kung magbayad ka lang siguro ng extra, sabihin na, oh, dahil binayaran kita sa performance, tapos bayaran din kita doon sa Victoria sa attraction namin dito sa lugar. Ang daming pwedeng gawin. Kumbaga, ito yung sinasabi na paano mo makalkula at paano mo i-handle ang isang business kung hindi mo ma-handle ang maayos. Kung hindi ka marunong makiusap at saka pag once na sumunggab ka na sa isang party, gusto mo lamunin mo na lahat. Hindi. Marami kayong kumakain sa ganyang sistema kaya hindi mo pwedeng suluhin yan. Kumbaga, ewan ko lang kasi naging ito lang tanong ko sa sarili ko, paano ka naging gobernador kung itong kaso na to at itong ano na ito, itong way of deny na ginawa ng kamigasi is it's a kind of attitude. Hindi siguro. Parang hindi siguro. Paano kung binalik ni Kamikaze yung pera na binayad, edi nakakaya ka nun. So, syempre, mayaman yung mga yan. Hindi naman pera ang habol yung mga yan, kundi mapasaya ng mga tao. So, kahit sabihin natin na ganito, hindi naman pictorial kasi ang pinuntan siguro ng mga Kamikaze. Hindi, mag-perform sila. Saka na siguro sabihin mo yung mga picture pag tapos na sila mag-perform. Hindi ko alam kung paano mo inisip yung ganun. Paano, hindi ko alam paano mo in-execute. So, ito lang yung podcast ko. Ito lang yung reaction ko. Para din sinasabi ng quote sa mga book. So, as a author, think before you click. So, just prefer your consultant before you move. Kasi kung gagawa ka ng isang bagay na wala kang consultant, isa lang way sa business at saka sa pagiging leader o sa pamumuhay. Pag-isipan mo muna kung tama or mali. So, pag sinabi mong disappoint ka ng tao, huwag mo nang ituloy. Kung nakaka-hurt ka ng tao, huwag mo nang ituloy. Kumbaga, do not explain for the people na, oh, I don't like this person, I don't like this group. That's your own mistake kasi hindi na sila, kumbaga, before, kung wala pa sila sa Sursogon na sa Maynila sila, tapos sila sa nag-email ka or nagtawag ka or anyway na sinabi mo na, ito, hindi kayo makapunta dahil sa own process. Pwede pong ganun eh, pero kung nandiyan na si mismo sa lugar mo magpe-perform na, tapos biglang papahintuin, tapos mag-public excuses ka, well, that's a big deal. That's a big deal. Kasi, syempre, sinasabi nila ng waste of time at saka, well, expectation din sa ganun. So, I hope you learn your mistake and hopefully na mapatawad ka ng mga tao at saka ng mga buong Pilipinas sa ginawa mo. Well, that's
a big issue right now. So just pray. Bawi ka, yun lang. Kasi kung di ka babawi, kakabagsak mo lang sa simpleng ano lang, sa simpleng action na mali. So do not do it again. So this is the number one podcast in the world, Headlines Kamikaze.